Kumusta po mga kaibon? Welcome back sa YouTube channel natin. Ngayon, panibagong video tayo. At sa video na to, magbibigay tayo ng konting kaalaman at konting idea, lalong-lalo sa mga newbie. Ang pag-uusapan natin sa topic na to, itong mga nagme-mate na hindi nagiging successful. O kaya naman, itong mga itlog na nagiging infertile. Ano ba nagiging possible na dahilan? At bakit nagiging hindi nagiging successful? So magbibigay po tayo ng konting idea at konting kaalaman patungkol po dito. Bago tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo. Pasensya na mga kaibon, medyo marami-rami po ito. Shoutout po dito kay Billy Padricuela ng Pasig at sa asawa ni Sir na si Ma'am Cecil Padricuela. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Ilmer Laksamana. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Cyril Colocchio at sa family ni Sir at sina Annalyn at Carl. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Roy Sandig ng Pasay. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Rigor Slike ng Lubao at sa mga mag-iibon daw po sa Lubao. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Raynel ng Sambales. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Dario Encinas, pintor ng mag-iibon ng Naga City, Camarinesol. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At sa mga mag-iibon dyan sa Bicol, shoutout po sa inyo. At dito kay Sir Noel Mayon at sa mga mag-iibon ng Pampanga, shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sean Jacob Cabral at sa at kay Ariel Natividad, shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay J-Lord Jobay sa members daw ng Cebu Birdkeeper WCBK, shoutout po sa inyo. At shoutout po kay J-Lord Jobay ng Cebu. At dito kay Sir Phil Bober at pinapa-shoutout ni Sir si Joshua Rimpilio. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Pinchel Corpus at sa asawa ni Sir na si Grace Corpus at sa family daw po niya. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Jomaris Sibilia at sa Sibilia family. Shoutout po sa inyo. At sa Palakol family. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Roland Lansang at sa asawa ni Sir na si Ma'am Wilma Lansang. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Jobert San Juan. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday. Salamat sa panonood. At kay Saldi Karating. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday. Salamat po sa panonood. At dito kay Papa Combs at pinapashoutout ni Sir yung asawa niya na si Ma'am Alma Medena at sa anak ni Sir na si Kimberly Chloe Medena at sa mga at sa father ni Sir na si Emil Medena at pinapashoutout ni Sir ang si Boy Immortal Stanley Sikan at sa at kay Sir Edwin Medena ng Charles Angel Barbershop at kay Jade Ryan Cabrera ng Jade Mini Ivory ng Carmona Cavite. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At kay Sir Julius Irinco ng SJDM Bulacan. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po at salamat sa panonood. At dito kay Jubin Laura at sa asawa ni Sir na si Ma'am Gisela Puliente. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Pau Faustino ng Nabotas. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat po sa panonood. Thank you mga kaibon. Pasensya na mga kaibon. Medyo mahaba yung shoutout natin. Sana maintindihan ng mga iba nating kaibon. So yun. Thank you po. Thank you mga kaibon. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Stay safe lang tayo palagi. Ngayon, panibagong video tayo. At sa video na to, magbibigay po tayo ng konting kaalaman at konting idea. Lalong-lalo na sa mga newbie, napakahalaga po nito para at least magkaroon po tayo dito ng konting kaalaman. So, sa
video na to, ang pag-uusapan natin itong mga hindi nagiging successful na mating ng mga alaga natin African lovebirds. So ano ba yung mga nagiging possible na dahilan bakit hindi nagiging successful yung mating nila? Ano ba yung mga nagiging dahilan? Magbibigay po tayo dito ng limang rason kung bakit hindi nagiging successful ang mating ng mga alaga natin. At magbibigay din po tayo ng solusyon base lang po sa kaalaman natin sa pag-aalaga ng mga African lovebirds. So magbibigay tayo ng limang rason. Unang rason na ibibigay natin, itong bulabog sa area. So kapag ang ibon natin bulabog sa area, maingay at hindi halimbawa dinadaanan ng tao, so hindi nagiging successful yung mga mating nila. For example, nagme-mate sila tapos may dumaan. So magkakalas po yun. Magkakalas sila sa pagme-mate. So hindi magiging successful yung mating nila. Or kaya naman sobrang ingay sa area. Halimbawa, maingay, nagme-mate yung dalawa tapos magugulat, magkakalas. So hindi magiging successful. Kapag ang ibon natin na nasa medyo halimbawa maingay or dinadaanan ng tao, para sa akin ang magiging tips ko dito, mas maganda ilagay natin sila sa safe na lugar, yung hindi dinadaanan ng tao. So kung hindi man, kung wala man tayong ibang mapaglagyan na talagang doon lang natin sila mailalagay, mas may papayo ko, mas maganda sa medyo mataas ilagay yung alaga natin para at least hindi nila ganong mapapansin kung meron dumadaan. So mas maganda kasi na para sa akin sa hindi talaga dinadaanan, para at least kung nagme-mate hindi sila maiistorbo. So yan ang una natin. Ang pangalawa natin, nagugulat habang nagme-mate. So for example, ang area ng ibon natin, meron tayong pinto, kumbaga parang nasa kulob na parang nasa bakanting kwarto, for example mga ganyan. Halimbawa nagme-mate tapos bigla tayong pumasok, so nagulat yung alaga natin, magkakalas po yun, hindi magiging successful ang mating nila. Ang may papayo ko naman, kapag nasa parang mga bakanting kwarto yung mga alaga natin na merong pintong disara, mas maganda kapag magpapasok tayo, sisilipin muna natin dahan-dahan. Titingnan muna natin kung meron ba nagme-mate. Kapag meron, mas maganda, wag na muna tayong pumasok. Saka na tayo pumasok pag nakita na natin na tapos na. For example, ang pinakang matagal na base sa experience ko, ang pinakang successful na mate ng alaga nating mga ibon na yan ay tumatagal ng mga 3 minutes. Tingin ko mga ganyan po. Ganyan katagal. So, for example lang po yan. Pero sa tingin ko mga ganyan po katagal or mga 2 minutes, mga ganyan po. So, yan po ang pangalawa natin. Pangatlo, itong mga basal pair. Meron po kasi minsan mga basal pair na talagang hindi po talaga nagkakaroon. Hindi talaga nagkakaroon ng laman yung mga nagiging itlog nila. Minsan naman, 4. Ang may laman lang isa, swerte natin kung meron dalawa. So sa mga basal pair, mga kaibon, asahan na natin yan. Asahan na po natin yan dahil hindi pa po talaga sila marunong, lalo na yung kak. Dahil yung mga basal po na tinatawag, sila po yung mga first timer. Kumbaga first time lang nila makikipagmate. So minsan sa mga kak, halos hindi pa talaga sila gaanong marunong. Kaya naman, pag nangitlong ng 4, minsan isa lang yung may laman. Pero sa mga susunod na clutch niyan, dahil marunong na sila, so meron na po yan. Kinakailangan na lang natin sa mga ganyan, mahalaga, vitamins at gulay. So yan po ang pangatlo natin. Itong pang-4, matured na masyado. Kapag merong kang alaga na matured na masyado, halimbawa mga 10 years or 7 years, 8 years, asahan mo na po minsan na nagiging itlog. Wala talagang similya na, wala na po talagang laman. Kumbaga, infertile na talaga dahil sa katandaan na rin. Kaya nagkakaroon. Kaya kung mga matured na, mas maganda gawin na lang pamoster. So, yan ang pang-4 natin. Itong pang-5, kaya hindi nagiging successful din yung itlog, laging infertile. Itong pang-5, makapal masyado yung balahibo sa puwet. So ito, may papayo ko to magsimula doon sa basal pair. Ang ginagawa ko po,
halimbawa, for example, meron po akong pares, proven, proven kak, at proven hen, mga proven na bumuhay ng inakay. So ngayon, halimbawa, nagmate sila ng itlog ng apat, puro walang laman. So ang ginagawa ko na po dyan, dahil mga proven naman, kapag walang mga laman yung initlog, ang ginagawa ko po dyan, lalo kong kompleto sa vitamins, gulay, ang ginagawa ko, yung petan po nyan, ginugupitan ko po, binabawasan ko po yung balahibo doon sa entrance ng hen, at doon din sa exit ng cock. So binabawasan ko po yan ng balahibo. Mahalaga po yan dahil po baka yan ang nagiging case ng hindi nila pag-fertile ng itlog. Baka yan yung nagiging dahilan kaya nagiging infertile yung itlog kasi masyadong makapal yung balahibo sa puwet. Kaya pinapayo ko sa inyo, kung meron kayong mga pares, kahit sa basal pair, kung meron po kayong mga pares na ganyan, na nangingitlog, tapos walang laman, subukan nyo po munang gupitan yung puwetan ng dalawa, yung cock at yung hen. Para at least talagang pasok na pasok yung ano ng cock. Para halimbawa, ginupitan mo tapos naging successful naman yung itlog, naging fertile naman, yun lang po siguro ang nagiging dahilan. Makapal lang masyado yung balahibo niya sa puwet. Kaya hindi nagiging successful yung pangingitlog, laging infertile. Pero kapag ginupitan mo na po pareho yung pares, tapos ng itlog, infertile pa rin. So possible sa dugo, baka pwedeng biyakin na, baka hindi talaga, minsan hindi nagkakatugma yung dugo. Kaya possible na yan ang nagiging dahilan, mas maganda, biyakin na natin. So ang mapapayo ko, kung meron kang mga pares dyan na ng itlog tapos walang laman, ito pong ipapayo ko, pwedeng po itong i-apply. Gupitan nyo po yung balahibo ng puwet at mapakakman yan or hen, gupitan nyo po yung balahibo ng puwet, then sabay breed. Kapag naging successful, yun ang naging problema, yung balahibo sa puwet. Pero kapag naging infertile pa rin, biyakin na po natin. Baka may time na nagkatugma yung dugo nila, may time na baka hindi na nagkatugma yung dugo nila, kaya nagiging infertile na yung mga nagiging itlog. So sa experience ko, meron pong mga ganyan talagang scenario. So itong payo ko sa number 5, pwede nyo po itong i-apply sa mga alaga nyo nagiging infertile yung mga itlog. So yun lamang mo makaibon. Sana meron tayo na pulot dito na konting kaalaman at konting idea. So yun lamang, maraming salamat po sa inyo. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon.